snowball strategy. Simply, uunahin yung bayaran yung unang matatapos nyo na pagkakautang. Yung iba kasi sinasabi, una mong bayaring utang yung mataas ang interest kasi ang taas ng cost of money. Hindi po, yung kung marami kang pinagkakautangan, kaya ka nga lubog-lubog sa utang, unahin mong bayaran yung matatapos ka kagad. Yung either maliit lang yung halaga or dalawang payment na lang, tapusin mo na kagad. Get that winning experience. Yan ang nangyayari kapag snowball strategy ang ginagamit in debt repayment. Ano ang unang suggested use natin ng ating 13th month pay? Ayan, marami makaka-relate. Pay off your utang. The 13th month pay is the best to use to pay off your debts. If you are in debt, it would be very good that you start your new year, kung parating na bagong taon, on a whole clean slate if possible. Paying off your debts kasi gives you a feeling of financial freedom. Ang laki ng kaginhawaan or kagaanan ng loob. You are able to think straight without the stress and undue pressure pag tayo may utang. Di ba? Now, paano if masyadong malaki ang utang at hindi mababayaran ng isang bagsakan galing sa 30th month pay? Okay lang yan. To begin with, make a resolution. Ha? Resolution. Kasi ito po ay WOC, within our control. Make a resolution to pay the debt within a given manageable time frame. Talk to your creditors. Kausapin nyo, huwag yung takbuhan, huwag yung taguan yung pinagkakautangan nyo. Ha? If you cannot clear off the debt at once, pay it in whatever manageable size, bits. But to clear it as soon as possible, yan ang goal nyo. Meron nga akong sa akin, yung specifically nangyari sa akin nung ako ay bago maging, before reaching the age of 30 years old, I was buried in credit card debts, 4 credit cards, matindi, as in matindi. Hindi ko tinakbuhan. Kausapin nyo yung pinagkakautangan nyo. Tapos may naturo sa aking strategy, si Francisco Colaico. Tawag doon, snowball strategy in debt repayment. Snowball strategy. Simply, uunahin yung bayaran yung unang matatapos nyo na pagkakautang. Yung iba kasi sinasabi, una mong bayaring utang yung mataas ang interest kasi ang taas ng cost of money. Hindi po, yung kung marami kang pinagkakautangan, kaya ka nga lubog-lubog sa utang. Unahin mong bayaran yung matatapos ka kagad. Yung either maliit lang yung halaga or dalawang payment na lang, tapusin mo na kagad. Get that winning experience. Yan ang nangyayari kapag snowball strategy ang ginagamit in debt repayment. Finishing off one debt item after another, then moving into the next and then to the next. Ibig sabihin, kung tatlo, apat, lima pinagkakautangan mo, at least nababawasan isa-isa hanggang magaan na ang pakiramdam mo, snowball ang epekto positively sa pagbayad sa utang. The other best uses of your 13th month pay, medical maintenance. Ito po, ginawa ko last year. Nung nakakuha ko ng 13th month pay, sinakto ko yung aking annual physical examination. Complete executive checkup, hindi lang yung blood test, kuha na ng ECG, tubo echo, yung mga CT scan, ultrasound sa throat, sa prostate, lahat. A complete thorough executive checkup. Ito yung treadmill to check my physical resistance, strength, and even yung muscle composition. So, dyan,
Diyan ko po ginamit pa dentista, pa prophylaxis. Kasi di ba mahal yan eh. Oh, last year, a portion of my 13th month pay. And malamang this year, kasi every year yun, annual executive checkup, physical checkup, medical checkup, gagawin ko. Kaya yan ang nalagay ko sa number 2 na sinasuggest din sa inyo. Home or vehicle repairs, kayong mga merong mga papagawa sa bahay na nabimbin nitong mga nakaraang buwan. Ha? Ako po dito sa bahay, I'm working from home, meron na, nakaalat. Kanina nga, kausap ko na yung magkukumpuni that who will do a little repairs and renovation dito sa aming tinutuluyan. And then, pwede rin na pandagdag sa inyong mga ipon para doon sa mga inaasahan na gastusin pang tuition fee next year. So, magka-face-to-face na para hindi na kayong mangutang during time of enrollment. May 13th month pay ngayon, paglaanan na natin yung sigurado. Alam natin, inaasahan, nagagastusan natin by next year. Ako dyan, ang paalala ko dyan doon sa aking anak dahil nag-aaral na yung aking apo, ayan, yung 13th month pay nyo, dyan nyo ilagay para hindi na kailangan mangutang come May, June, or during enrollment time. Of course, nandito tayo sa pandemic. Anong tinuro sa atin? Emergency fund at cash reserves. So, dagdagan nyo yung emergency fund nyo. Gano'ng kalaking emergency fund ba dapat? Kayo po, anong kung saan kayo komportable? Kung may emergency fund ba kayong 2,000 piso? Komportable kayo? Emergency? Life or death situation? Baka hindi, di ba? Ambulansya lang ngayon, 5,000 pesos na pag tinawag mo yung ambulansya galing doon sa kilalang hospital. So siguro, 30,000? 50,000 pesos of emergency fund? Kailan gagamitin ng emergency fund? Pag may emergency, life or death situation. Ayan, aksidente, nagkabagyo, natanggal yung bubong ng bahay nyo. Pang emergency, compromised ang inyong at risk, ang inyong physical well-being. Next is to build up your cash reserves. Iba po ang cash reserves sa emergency fund. Ang cash reserves, pag ikaw napahinto, nabawasan ng pagkakataon o kakayanan kumita, pero tuloy-tuloy yung gamit o gastos sa pera, saan ka bubunot? Hindi dapat sa emergency fund. Bubunot ka sa cash reserves. Ulitin ko po yun. Yung cash reserves, hindi po yan pang emergency. Yan ay kung na-delay yung sweldo, nabawasan yung sweldo, nawalan ng sweldo, dyan ka bubunot sa cash reserves. For whatever reason na naapektuhan yung regular money in sa inyo o sa inyong household. Take note, patanda po tayo ng patanda, palaki ng palaki ang cash reserves natin. Ayan, yung nakikita nyo sa screen. Pag kayo 39 years old and below, 3 months of cash reserves. Pero pag umaabot na kayo ng 40, nako, kalahating taon of cash reserves na dapat, meron po kayo. Ha? Kung kayo sa, eto, yan po ang bagong adjustment na aking ginawa. Doon sa, kung saan kategory ako dapat, I am making sure 24 months to 36, 2 to 3 years, hindi ako sumweldo, 53 na po ako. Hindi ako sumweldo, nabawasan ang aking sweldo. In the next 2 to 3 years, kaya kong ituloy yung klase at halaga ng aking pamumuhay. Merong konting pagtitipid, pero yung pinaka-basic, magagawa ko. Siguro naman, in that time, 2 to 3 years, makahanap ako ng pang-replace o pandagdag to augment my regular money in. Yun ang purpose ng cash reserves. So, 13th month nyo, pwede nyo gamitin pang-build up ng inyong cash reserves. Dati po, pag 13th month, isa lang ang pinupuntahan, Christmas spending lang. Okay? Christmas spending lang. Medyo ginit na ako na po siya, halos huli na. Okay? Halos huli na. Sa Christmas spending,
tandaan po natin, yeah, tandaan po natin na merong iba't ibang klase. Kaya yung sinasabi siguro sa sarili nyo ngayon, naku, sa Kapaskuhan pa lang eh, ubos na yung 13th month eh, kulang pa nga eh. Ha? Kasi meron tayong iba't ibang pinaggagastosan. Kainan, yung mga aktibidades, yung papasyalan, pupuntahan, lalo na ngayon, eh, alert level 2. Baka sa December, alert level 1. Talagang maluwag na lahat ng pasyalan. At yung mga pagre-regalo. Di ba? Yan yung mga pinaggagastosan. Kaya simot yung ating 13th month pay eh, pagdating ng December. Eh. Yung mga kainan, yung mga pupuntahan, mga gagawin, at yung mga re-regaluhan. Sa ating pagbabalik, meron ako mga suggestion kung paano natin i-address yung tatlo na yan. Christmas spending for our food, activities, and gifts. Paalala ko muna, saan ba kayo nanonood? Saan